deliver a 14 days old betta fry to a bigger tank. Tara. So yan mga ka-keepers, yan yung mga fry na inilipat ko sa bigger tank. Yan, dito ko yan inilipat. So bago natin ilipat, yan. Yan, bago natin ilipat yung mga fry dyan, mga ka-keepers, is ilagay po muna natin yung maliit na breeding tank para ma-adapt nila yung tubig. So, tara mga ka-keepers, lalagay ko muna yung breeding tank nila para ma-adapt nila madali at di sila ma-water shock. So, yan mga ka-keepers, tapos ko na silang malagay. So, hintayin lang muna natin na 2 oras para ma-adapt nila yung tubig, kasi huwag natin idiretso na paglagay dyan sa tank. Ayan mga keepers, so nilagay ko na yung 4 fries. Yan, 4 strain yan, nilagay ko sila para di sila manibago sa tubig at di sila ma-water siya. So good for 2 hours yan bago mo ilagay, para ma-adapt nila madali yung tubig. Yan, yan. So balikan lang natin yan after 2 hours. 1 eternity later. Okay, time check mga ka-keepers. Alas 11:00 ng tanghali. Okay, ayun, itatransfer na po natin yung betta fries. Samahan niyo po ako mga ka-keepers. Yan mga ka-keepers, alas 2 oras na bago ko sila ilagay dito sa red tub. Yan, ayun, ipapakita ko na paano sila i-transfer. Yan. Yan mga ka-keepers. So yan, ito na half moon. Yan, yan. So pag magta-transfer kayo para di sila water shock sa tubig, tandaan lang mga ka-keepers. Yan, isali nyo na lahat yan, pati yung mga dumi, isali nyo na sa kanya, sa kanya lang, sa ipunan. Yan. Yan mga ka-keepers, isalin na lahat yan. Yan. Tapos i-check nyo if may mga nakatira pa, baka may naiwan. So wala na, isalin nyo lang yung mga rumi mga ka-keepers. Pagkatapos nyo ma-transfer sila, ay linisan nyo lang o isaipon nyo lang yung mga rumi. Hindi lang maglinis ng mga rumi mga ka-keepers, kasi malaki man din yung area natin. So next na ipa-transfer na din ito. Multicolor. Noon, yan pa rin. Oh, dandahan lang mga ka-keepers. Yan. Yan, dandahan lang. Dapat madala lahat yan. Salin nyo na din lahat. Huwag nyo nang iwanan. Yan. Double check nyo. Wala na. Ipula na kayong makikita dyan. So wala na mga ka-keepers. Ito na naman tayo sa pangalawang itatransfer natin. Ito yung yan. Yan muna mga ka-keepers. Ito. Ito yung half moon mascot. Yan. Tandahan lang. Yan. Ganda, isali nyo na lahat. Sa kanya na lang yung linisan. Linisan nyo lang. Saipon nyo lang yung mga rumi. Madali naman din mag-saipon mga ka-keepers. Yan. Yan. Oops. Yan. So check nyo ulit. Baka may mga nakasabit pa. Baka ayaw magpaiwan. Kaya hindi na dadala sa pag transfer. Okay, so check nyo yung dahon. Ito yung talisay. So okay na. Ito naman for the last and final tank. Ito ganun pa rin mga ka-keepers, dahan-dahan pa rin sa pag-transfer.
na-adapt na nila yung tubig kasi for 3 hours na binabad ko sila. O sa kanila okay na, di na ano, baga di na sila masi-shock or water shock. Yan. Tandaan lang mga keepers, yan. Oh. Yan, check pa rin. Kung may naiwan, sobrang marumi na, pero okay lang. Experience ko kasi, kahit marumi na yung tubig dahil sa plants at sa mga talisay na di ko tinatanggal, marami man din nabubuhay pa. Yan, lagay mo na yan. So, maya-maya, isasipon na natin yan. Check natin yung mga fries. Mas maganda kasi na malipat nyo sila sa malaking grow out tank mga keepers. Para at least mas mabilis silang lumaki. Yun yung sekreto ng mabilis na kumbaga rapid growth ng beta fries. Tapos pakainin nyo na lang for 3 weeks. Pag 3 weeks na sila, 3 weeks old, kainin nyo na ng Tubifex worm. Yan. So, ito yung una. Yan. Yan, mga keepers. Yan. Nakita nyo yung mga maliliit na yan. Yan. Yan yung mga price ng betas. Yan. Yan. Ito, ito. Yan, mga price ng beta. Hope mabuhay silang lahat. Basta, di naman ibig sabihin na nalagay nyo dito sa tank na ito is kaya nyo mabuhay 100%. Mga ka-keepers, may nalalagas talaga dyan. Actually, mga 10% na lang. Kasi malinis na dito ang tubig ko. Tapos, huwag nyo talagang kalimutan na i-siphon siya. Siphon nyo yung mga rumi. Yan. Itong plants na nakatulong sa paglinis ng tubig ng big tank na ito. Ayan. So, i-update ko kayo after 1 week kung kumusta na yung mga fries natin dito. Ayan mga keepers. Ayan. Natin sana sila. Nasa ilalim na yun mga ka-keepers. Ayun yung isa. Ito yun. Nasa ilalim na yan. Siguro sa ano, dalawang strain na yun mga sa more or less 200 siguro sila dito. Pero yung iba na sinalim na yan mga ka-keepers, sila natin. Ayan na yan. Ayan. Yung silalim. Ayan, yung isa. Ayan. Isa yung dalawang grow out tank ko. Bigger grow out tank. Better than the smaller one. Ayan. So, nandiyan na yan sila sa ilalim. Yung hindi mo yan makita kasi baka, no? Nagtatago yan dyan sila sa mga plants. Ayan. Ito yung isa. Ganyan na yan kalaki yung fry na yan, mga ka-keepers. Ayan. Ayan ba? Hindi maano yan. Malinaw sa... Yan. So, update ko kayo after 1 week kung kumusta na sila dito sa bago nilang
bahay. Or ano nilang tirahan. Ayan. So yan mga ka-keepers, pinakita ako yung paraan ko ng pag-transfer ng 2 weeks old na fry sa bigger grow out tank. Kaya i-update ko kayo after 2 weeks or 1 week kung kumusta na yung mga fries dyan. Kaya mga ka-keepers, tulungan nyo po akong paramihin yung mga subscriber ko. Please click the subscribe button below. Okay mga ka-keepers, salamat.